So guys, season 13, What is Written Truly Happened, WWTH, part 22 na po, part 22. Malapit ko na po itong bigyan ng final part. So guys, sabi ko nga po dun sa mga sinundang part, nag-iiwan po ng task ang ating Panginoon sa kanyang disciples. So, nagtanong po ng halos sabay-sabay yung mga disciples. Sabi po sa Panginoon, paano namin magagawa yung inuutos mo sa amin, Rabbi? Eh, wala po kayo sa tabi namin. Sabi ng Panginoon, ang sagot ng Panginoon sa kanila, basta makakapagpaalis kayo ng mga sinasapian ng masamang espiritu, tapos makakapag-heal kayo, gumamit kayo ng oil, gumamit kayo ng langis, tapos kung ano yung mga nadidinig nyo sa akin, sa panonood nyo kapag nag-i-healing ako, ganun din ang sasalitain nyo, ganun din ang gagawin nyo. Tapos, sa bawat pupuntahan yung lugar dito sa palibot ng Jerusalem, ipagpag nyo yung mga paa nyo kapag kayo hindi tinanggap sa bahay na yon, sa lugar na yon, sa specific na barangay na yon. Parang ganun ang pagkaka-instruction sa kanila ng ating Panginoong Jesus. Tapos, huwag kayo magbibit-bit ng kahit ano. Ibinigay sa inyo ng walang bayad, ibibigay nyo din ng walang bayad. Tinanggap nyo ng walang bayad, ibibigay nyo din ng walang bayad. Sabi ganun sa kanila ng Panginoon. Tapos nagtanong yung ibang apostol, paano po yung kahit po damit, hindi kami magdadala, kahit baon naming makakain namin o tubig? Hindi, kasi karapat dapat kayong kumain at uminom sa pupuntahan ninyo na maghahatid kayo ng good news, ng ebanghelyo, ng word of God. Tapos karapatan nyo ding pakainin kayo. Basta kapag hindi kayo tinanggap at hindi kayo pinaniwalaan, pag alis nyo sa lugar na yon, ipagpag nyo ang inyong mga sapin sa paa. At iiwanan nyo dun sa kanila kung ano yung nararapat sa mga taong hindi tumanggap sa inyo. Tapos kapag tinanggap kayo dun sa lugar na pinuntahan ninyo at pinakinggan kayo at nakapagpagaling kayo, iiwan nyo din sa kanila ang biyayang karapat dapat sa kanila. Yan ang pagkakaintindi ko guys sa dokumentong napanood ko, sa dokumentaring napanood ko na about nga po sa pagbibili ng ating Panginoong Jesus. Kaya idinagdag ko po ito dito sa content na to. Ito po talaga yung context ng content ko na to na season 13 ay yung mga mahalagang inihabili ng Panginoon. Kasi nga po ang Panginoon, bigla-bigla na lang siyang umaalis, 2 days o kung ilang oras, kasi lagi po siya nakikipag-usap sa ating Creator, sa Diyos Ama. Sundan niyo pa po guys. Thank you po for watching. God bless us all po.